Tanong po ay, totoo po ba na lahat ng mga patay ay nandoon na sa langit? So, yun po ang tanong. Alam po, sa bansang Hudyo ay yung kanilang leader na si David, sa Gawa 2, talatang 29, ito pong patunay. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing at nasa atin pa ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Sa 34, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. So maliwanag po, yung kanilang leader na si David ay nung namatay, pinatunayan po ng mga Hudyo na ang kanyang libingan at kanyang bangkay ay nandoon pa sa kanila. At sa talatang 34, ang sabi po, hindi pa po umakyat ang bangkay ni David sa langit. Sa pangalawang rason, yung takbo po noong inalaw ni Jesus ang pamilyang kanyang iniibig ng magkapatid, si Maria, si Martha, at saka si Lazaro. Noong namatay po si Lazaro, ay kahit malayo ang pahay ni Jesus, kanya itong pinuntahan. Isa itong patunay na ang mga patay ay nandito mga kapatid, nasa mga libingan pa. Kung buksan po nyo ang Juan 11, talatang 43, at sabi po, at nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas na natatalian na ang mga kamay at mga paa na mga kayong palibig. At ang kanyang muka ay nababalot ng mga panyo. Sinabi sa kanyang Yesus, siya ay inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. So ano pong sabi ng Panginoon? Lazaro, lumabas ka. Saan? Saan siya pinalabas? Sa libingan. So maliwanag na ang mga patay ay saan po? Nasa libingan. Hindi po sinabi ni Lazaro, ng Panginoon, Lazaro, bumaba ka dyan sa langit. Sinabi mong gano'n niya? Hindi po. Ang sabi po ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka sa iyo, libingan. Kaya maliwanag po sa talata na yung mga patay, patunay, ay saan po? Nasa libingan. Hindi pa po sa langit. Pero mayroon na pong mga tao na hindi po sila dumaan ng kamatayan. Gaya po ni Enoch, ni Elias, at saka ni Moses, na yung kanilang katawan ay hindi po nakita sapagkat kinuha po sila ng Diyos na ano po, mga buhay, hindi po sila patay. Pero ang tanong, kung ang mga patay ba yun sa langit? Wala pa po. Sabi po ni Pedro, ang kanilang patay sa David ay nandito pa sa lupa. At si Lazaro, maliwanag, nung tinawag ng Panginoon na hindi po si tinawag na Lazaro, bumaba ka dyan sa langit. Ang sabi po ng Panginoon ay lumabas ka sa Lazaro sa iyong libingan. At si Lazaro ay lumabas at ayon sa kanyang kaugalian, nababalutan pa ang kanyang katawang patay na mga kayang lino sapagkat yun po ang kanilang kaugalian. So sa mga tanong po natin na bigyan natin ng sagot, sana po ay mapupulutan natin ng dagdag kaalaman sa ating mga spread one. Kaya kung dumating man ang Panginoon, sino po ang unang tatawagin? Ayon po sa unang Thessalonians 4:16, ang sabi ng pastor kagabi, na pagtunog ng pakaka, ang lahat na nangamatay kay Kristo ay siyang unang mabubuhay. Saan po sila tinawag? Sa mga libingan. Hindi po sila tinawag mula sa langit at pinababa. Sa pagtunog ng pakaka, pagdating ng sikat kami, ang lahat ng mga patay na nangamatay kay Kristo, sila po ang unang may karapatan na mabuhay na magmuli. Kaya nga po tayo may pag-aaral para ang bawat isa sa atin ay mahanda na kung dumating may yung biglang araw ng pagdating ng Panginoon, bagamat tayo ay abutan sa ating kamatayan, ako may nasa libingan, mayroon po tayong karapatan sa buhay na walang hanggan. Magpalain po tayo.